So eto na mga kaibigan, kasi merong 4 alas angas ng Pinas nagkaroon pa ng huling sparring bago ang kanyang magiging laban kay Saul Sanchez at na Oya Inoue binabantayan ang galaw ni Casimero. And bago yan kaibigan, huwag muna ang kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel, then pahitan po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan, walang sinasayang po na pagkakataon ngayon ang ating pambato ng Pilipinas na si Angas ng Pinas. Nakita nyo naman, oh, kahit nakuha na po niya yung kanyang timbang at tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pag-e-ensayo na ginagawa. Everyday training pa rin po siya. Do medyo malamig na sa bansang Japan ngayon, inaalalayan niya pa rin yung kanyang pangangatawan. Nagkaroon pa po siya ng ilang sparring. At ito nga lang po ay nagkaroon siya ng huling sparring mga kaibigan, which is talagang napalaban ang ating Angas ng Pinas. Ayon din sa ilang mga updates ay binabantayan nga po ni Naoya Inoue ang mga kilos at galaw nga po nitong si Casimero Cuadro. Alas, alam naman natin si Angas ng Pinas mga kaibigan, gumagawa lagi ng ingayan, no, sa kanyang mga laban. At syempre lagi niyang binabanggit itong pangalan po ni Naoya Inoue at yun ay agad-agad nagba-viral. So nakita naman natin mga kaibigan so far, dahil nga po ilang araw na lang simula ngayon at sa Linggo na ang magiging laban nila ni Saul Sanchez, si Angas ng Pinas hindi pa rin po natatakot na magpakita or mag-post sa kanyang FB page ng kanyang mga training na ginagawa. Kahit binabawalan na po siya ng kanyang mga trainer at promoter na huwag post ng post dahil madali mababa sa ng mga kilalang boksingero, lalo na si Saul Sanchez, ang kanyang estratehiya at technique na ginagawa sa laban. Dahil kung makikita po ninyo, kahit yung kanyang mga previous fight, no, talaga yung mga knockout highlights niya sa kalaban niya, pinapakita niya po. Ibig sabihin, etong si Angas ng Pinas, wala pong kinakatakutan. Ibang-iba sa ibang nating mga Pilipino boxer mga kaibigan, lalo na kay Marlon Tapales, na hindi nagpapakita ng update sa kanyang training, si Angas ng Pinas, lahat po yan pinapakita niya. Nakita naman natin wala talaga siyang kinakatukutan, no? So marami nagsabi, ilang porsyento daw ba ang tsansa nitong si Angas ng Pinas na matatalo etong si Saul Sanchez, at kaya nga daw po ba yung deal o yung usapan nila ni Inoue na tatapusin ni Angas ng Pinas sa loob lamang ng round 5 hanggang round 6 etong si Saul Sanchez para patulan o para magkaroon sila ng susunod na laban. Well, alam naman natin kayang-kaya ng Angas ng Pinas natin, pero kung sakali nga daw po lumagpas hanggang round 7, no, etong magiging laban niya kay Sanchez, ay mababaliwala po yung usapan na yun mga kaibigan. Ibig sabihin, no, ay mas magaling daw si Inoue dito kay Angas ng Pinas, dahil yung naging laban ni Inoue kay TJ Duhaney round 7 lamang TKO mga kaibigan, which is alam natin mas higit pa doon ang kayang gawin ni Casimero Angas ng Pinas. Nakita nyo naman mga kaibigan, mas matangkad ng kaunti lamang, no, eto nga po si Casimero Cuadro Alas kung ikukumpara dito kay Saul Sanchez. At sa stamina naman, very obvious at talagang lamang na lamang ang ating pambato. Maraming ang pumupusta ngayon, million-million sa ating Angas ng Pinas dito kay Saul Sanchez. Talaga nakita naman natin parang binabaliwala lang. Pero syempre, wag pa rin tayong pakampante. Pag nasa loob ng ring, maraming posibleng mangyari. So yun lamang update natin, October 13 mga kaibigan, Sunday, ang laban po ng ating pambato Angas ng Pinas, Casimero Cuadro Alas.